bawat araw ng Linggo ng Semana Santa ay tinatawag na Dakila dahil sa mga araw na ito naganap ang mga kaganapan na may partikular na kahalagahan sa Ortodoksong Kristyanismo. Ang bawat araw ay may sariling espesyal at kahit mystical na kahulugan. Ano-ano ang mga ito? Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Marami sa ating mga tapat na mamamayan ang nagsasagawa pa rin ng mga partikular na tradisyon ng Holy Week sa Pilipinas. Sinusunod pa rin nila ang mga nakaugalian ng gawin tuwing Semana Santa bilang kanilang panata, paniniwala at linisin ng kanilang mga sarili. Narito ang mga ari at di maaaring gawin sa mga araw na ito bago ang Pasko ng Pagkabuhay at kung anong mga palatandaan at tradisyon ang umiiral. Linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Ito ay ang araw kung saan pumasok si Jesus sa Jerusalem sakay na isang asno. Ang Linggo ng Palaspas ay minarkahan na pagtatapos ng Kuwaresma at ang simula ng Semana Santa. Ito ang araw kung saan ginugunita at pinararangalan ng mga mananampalataya ang mulhating pagpasok ni Jesucristo sa Jerusalem bilang tagapagligtas at hari. Ang mga Pilipino sa Pilipinas ay nagsisimba tuwing Linggo ng Palaspas upang dumalo sa misa at binabasbasan ng pari ang kanilang mga hinabing palaspas. Ang ritual ng pagwagayway ng mga dahon ng palma habang papalapit ang pari sa simbahan ay reenactment ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pagdating sa bahay ay nakaugalian na ang paglalagay ng mga dahon ng palma sa mga pintuan o bintana upang itaboy ang masasamang espiritu. Sa bawat tahanan ay may sariling palaspas. Ang masasamang espiritu ay maaaring maitaboy. Lunes Santo. Ang Lunes Santo ayon sa kaugalian ay ang araw kung kailan nilinis ni Jesus at tumugon sa pagtatanong sa kanyang autoridad. Sa araw na ito ay dapat maglinis ng buong kabahayan, labas at loob ng bahay. Alisin ng mga basura at mga gamit na di na kailangan. Ito rin ang simula ng pabasa. Ito ay isang paraan para sa mga Katoliko na magsisi sa kanilang mga kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Diyos sa panahon ng Kuwaresma. Pinapalakas nito ang kanilang pananampalataya habang nararanasan nila ang mga pakikibaka at tagumpay sa buhay. Martes Santo. Ito ay kilala rin bilang Fig Tuesday. Ang Martes Santo ay kasunod ng pagbabalik ni Kristo sa Jerusalem mula sa Betania. Sa kanyang pagbabalik sa Jerusalem, nadaanan ni Jesus sa isang puno ng igos o fig tree na isinumpa niya habang patungo siya sa Betania noong Lunes. Ginamit ni Jesus ang pagkakataong turuan ang kanyang mga alagad tungkol sa pananampalataya at ipinaalam sa kanila na taglay ang pananampalataya ay magkaroon sila ng kapangyarihang sumpain o pagpalain ang mundo sa kanilang paligid gaya ng kanyang ginawa. Ito rin ang araw na sinabi ni Jesus ang talinghaga ng mga tagapag-alaga ng ubasan na hindi ginagalang ang mga kahilingan na may-ari ng ubasan. Sa kalaunan ay pinatay din ng anak ng may-ari. Ang mga pinuno ng relihiyon, ang mga Pariseo at mga Saduseo ay nagalit dito na makita nila ang talinghaga na pinupuntirya sila at nagsimulang magplano upang arestuhin si Jesus. Sa araw na ito, dapat paliguan ng mga alagang hayop upang maprotektahan sila mula sa mga sakit. Miyerkules Santo. Tinatawag din itong Spy Wednesday. Sa Kristyanismo, ang Miyerkules Santo ay ginugunita ang pag-bargain ni Judas bilang isang lihim na espiya sa mga alagad. Ito ang araw na makipagkita si Judas sa mga pinunong Hudyo at binayaran ng 30 pirasong pilak upang ipagkanulo si Jesus. Sa gabi mula Martes hanggang Miyerkules, kumuha ng tubig mula sa isang ilog o balon sa isang malaking pichel o tabo at bendisyonan ito ng 3 beses ng sign of the cross. Sa alas 2 ng umaga ay ibuhos ang tubig na ito sa iyong sarili. Maglagay ng malinis na damit sa basang katawan at ang natitirang tubig ay ibuhos sa ilalim ng puno o damo.
Nangangahulugan ito ng kapanganakan ng isang katawan na hinugasan at protektado mula sa mga sakit sa buong taon. Huwebes Santo o Maundy Thursday. Naaalala ito ng mga Kristiyano bilang araw ng huling hapunan nang hugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad at itinatag ang seremonya na kilala bilang Eucharistia. Ito rin ay ang gabi kung saan si Jesus ay ipinagkanulo ni Judas sa halamanan ng Getsemani. Ang Huwebes Santo ay tinawag na malinis dahil hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. Kaya dapat ang araw na ito ay dapat na nakatuon sa paglilinis ng bahay at sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagligo. Nakaugalian din na ang paglubog ng mga pilak na barya sa tubig upang maging masagana ang taon. Isa pang ginagawa tuwing Huwebes Santo ay ang paglalagay ng pilak sa tubig at iniiwan hanggang Easter Sunday upang hugasan. Ito ay pinaniniwalaan na pagtatapos ng ritual na ito. Walang masamang espiritu ang kahila-hilakbot. Kailangan mo pumunta sa simbahan para sa kumpisal at komunyon. Dito ginagawa ang visita iglesia kung saan bumibisita at nagdarasal ang mga deboto sa 7 magkakahiwalay na simbahan. May paniniwala na ang mga taong nakakumpleto sa lahat ng istasyon sa visita iglesia ay gagantimpalaan. Pagkatapos magsimba ay kailangan mo maglinis ng bahay. May palatandaan na kung mabuting maglinis ng bahay sa Huwebes Santo, sa susunod na taon ay magiging malinis ang bahay. Ang kalinisan sa tahanan ay magpapakita ng panloob na kadalisayan ng kaluluwa ng nananampalatayang Kristiyano. Nakaugalian din sa Huwebes Santo ang paghahanda ng asin. Ang bawat membro ng pamilya ay dapat kumuha ng isang dakot ng asin gamit ang malinis na mga kamay at ibuhos ang lahat ng asin sa isang bowl. Tuwing nililinis ang bahay, dapat magdadag ng asin sa tubig para sa paglilinis ng mga sahig. Ito'y pinaniniwalaan na makakatulong sa pagpapabuti ng kapaligiran sa tahanan. Magwiwisik din ng asin malapit sa pinto na humaharang sa landas ng kasamaan. Maaari mo ring effugimate ang bahay gamit ang insenso o warm wood. Pagkatapos maglinis ng bahay, maglakad sa mga sulok ng bahay. Magdala ng kandila ng simbahan o passionate candle habang naglalakad at magdasal ng Ama Namin ng 3 beses. Ang kandilang ito ay tumutulong sa pagpapagaling ng iba't ibang sakit. Para matupad ang iyong isang healing o wish sa Huwebes Santo, kailangan mong gumawa ng reorganization, baguhin ang mga kasangkapan at panloob ng mga item, at ang mga positibong pagbabago ay darating sa iyong buhay. Kung mas maraming bagay ang nagbabago sa kanilang lokasyon, mas malakas ang epekto. Matapos ang engrandeng paglilinis na isinagawa, ang mga bahay ay hindi wawalisin o lilinisin hanggang sa Pasko ng pagkabuhay. Ang asin ay nililinis ang enerhiya ng isang tao at pinoprotektahan laban sa mga sakit. Ang pinakasikat na tanda sa Huwebes Santo ay bilangin ang pera ng 3 beses sa umaga bago magmadaling araw, sa tanghalian at sa paglubog ng araw. Ito ay pinaniniwalaan na ang pera sa bahay ay hindi ililibas sa ganitong paraan sa buong taon. Upang makaakit ng yaman sa Huwebes Santo, ang tubig ay nakakakuha ng mga mahiwagang katangian. Ito ay naghuhugas ng mga sakit, kasalanan at negatibong enerhiya. Maaari din itong gamitin sa mga ritual sa pananalapi. Punan ng tubig ang malinis na palanggana o balde at ilubog ang anumang bariya na makikita mo sa paligid ng bahay. Sisingilin nila ang tubig ng enerhiya ng pera. Dapat mong hugasan ang mga bintana at mga frame ng bintana na may mga sumusunod na salita. Pera, tumakbo sa paligid, huwag isalin, lumaki, dumami, huwag makuha ang kaaway. Ang natitirang bahagi ng tubig ay maaaring gamitin upang patubigan ang mga panloob na halaman. Ang buhok ng mga bata at ang dulo ng buhok ng mga kababaihan ay pinuputol din. Pinaniniwalaan na mula dito, sila ay magiging malago at upang maalis ang negatibong enerhiya sa kanila. Habang ginugupit mo ang iyong buhok, isipin ang problemang nais mong alisin.
Ang unang gupit ng isang bata sa Huwebes Santo ay nagdudulot ng swerte at mabuting kalusugan. Biyernes Santo o Good Friday. Sa Biyernes Santo, inaalala natin ang araw na si Jesus ay kusang nagdusa at namatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus bilang pinakahuling sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Ito ay isang araw ng kalungkutan at katahimikan. Sa mga simbahan sa araw na ito, ang mga kampana ay hindi tumutunog at sa mga bahay ay hindi dapat magalak. Kung hindi, magkakaroon ng kalungkutan sa buong taon. Hindi rin tinatanggap na kumain at uminom bago maghapunan. Ang Biyernes Santo ay isang espesyal na araw kung saan, ayon sa charter, ang isang tao ay dapat umiwas sa pagkain habang maalis ang shrad. At pagkatapos nito ay maaari lamang kumain ng tinapay at uminom lamang ng tubig. Ating parangalan si Jesus na ipinako sa krus at ang kanyang pagpapahirap sa krus. Magsindi ng 12 kandila sa bahay at hayaang maupos ito. Pinaniniwala na ito ay magdadala ng kasaganaan at kaligayahan sa bahay. Sa araw na ito, hindi ka makakagawa ng anumang gawaing bahay. Ang paglabag sa pagbabawal na ito ay itinuturing na isang malaking kasalanan. Black Saturday o Sabado de Gloria. Sa araw nito ay ginugunita na si Jesus ay nakahiga sa kanyang libingan. Hindi ka maaaring magsaya sa araw na ito. Kailangan mong gugulin ang araw sa panalangin. Ang mga hindi natulog sa gabi mula Sabado hanggang Linggo ay inaasahang magiging malusog at magiging mayaman. Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay o Easter Sunday. Ito ay isang pisan ng mga Kristiyano na nagdiriwa ng paniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang ating buhay ay puspos ng kagalakan at liwanag ng Diyos. Ang lahat ay masaya sa muling pagkabuhay ni Jesus at niligtas tayo sa ating mga kasalanan. Bilang paggunita rito, sa alas 4 ng umaga, ang mga Pilipino ay gumagawa ng isang seremonya ng salubong bilang pag-alala kung paano nakilala ni Birheng Maria ang kanyang anak ni Jesus na nabuhay muli. Ang kanyang imahe ay dadalhin sa imahin ng Kristo sa lokal na simbahan. Uulanin sila ng mga talulot ng bulaklak. Masaya ang lahat na nabuhay na muli si Jesus at ang mundo ay bumalik ng tama. Sa araw na ito, dapat lamang magsaya at magdiwang, iwan ang lahat ng negosyo mula sa araw ng kamatayan at muling pagkabuhay. Ang Itlogo Easter Sunday ay sinaunang kaugalian na naging bahagi ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mga itlog ay kumakatawan sa bagong buhay at muling pagsilang. Naging tradisyon ng Easter egg hunting kapag Easter Sunday kung saan ang mga babae at bata ay maghahanap ng mga itlog na itinago ng mga lalaki sa paligid ng bahay. Ang gawaing ito ay simbolo ng mga kababaihan na natuklasan na ang libingan ay walang laman pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Mga dapat iwasan kapag Semana Santa. Sa Linggo ng Pasyon, lalo na dapat umiwas sa masasamang gawa at pag-iisip at iwasan ng inggit, kawalang puso, pagkabalisa sa puso at galit. Hindi ipinapayong ayusin ang maingay na libangan, pista opisyal, tumawa ng malakas at magalak. Ito ay isang panahon ng malaking kapighatian, pagtulong sa mga nangangailangan, pag-aalaga sa mga may sakit, at oras para sa mabubuting gawa. Hindi ka maaaring magpakasal, magdiwang ng mga kasalanan at iba pang pagdiriwang. Hindi ka maaaring makibahagi sa lahat ng uri ng mga aktibidad sa paglilibang, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagmumura, inggit at iskandalo. Ipinagbabawal ang pag-aayuno para sa mga taong may malubhang karamdaman, mga nagpapasusong ina, mga buntis na kababaihan, mga manggagawang nagsasagawa ng mabigat na pisikal na paggawa, militar, mga manlalakbay, pati na rin ang mga batang wala pang 7 taong gulang. Ang Semana Santa ay ang pinakasagradong linggo sa liturhikal na taon sa Kristyanismo. Dapat natin itong igalang at gawing banal. Ito ang panahon ng paggunita kay Jesucristo kung paano tayo iniligtas.
Ngayon natin may papakita muli ang ating pasasalamat kay Jesus sa pagligtas niya sa atin sa ating mga kasalanan. Ano man ang iyong layunin, dapat mong tandaan na ito ay ginagawa upang parangalan ang banal na sakramento. Kahit hindi ka naniniwala sa mga pamahiing ito, mas mabuting igalang ang mga naniniwala, lalo na sa loob ng iyong pamilya. Ang Semana Santa ay ang pinakamainam na oras para magsisi sa iyong mga kasalanan at magnilay-nilay upang itulong ang mga espiritu na maaaring magdulot sa iyo ng pinsala. Ano mang mga pangyayari na nauugnay kay Jesus ay madalas na sinusundan ng mga tao dahil naniniwala sila na sila ay maililigtas sa pamamagitan nito.